Ang pinag-uusapan po natin dito ay public schools, no? Pero meron namang mga private na po pwedeng sumalo dito sa mga estudyante natin na hindi ma-accommodate ng public schools natin. Dangan nga lamang, laki ng problema rin dun sa tuition eh. Paano po yung coupon program na ating ipinatutupad? Na-address na ho ba yung one, kakulangan, and two, yung maliit na halaga para mas marami ang makapag-avail po nito at makapag-aral sa private school, ASEC? Okay, yung ating ano, yung ating GASPE program that covers the voucher program for the senior high school and ESP program for the junior high school, ongoing pa rin 'yan, funded pa rin 'yan by the national government, at 'yan yung mga subsidy na binibigay natin sa mga manggaling ng public schools o kaya yung mga eligible learners natin na mag-e-enroll sa private schools. Mm-hmm. O, ito limited ka lang talaga because we have a fixed amount for depending on your location in the country or kung saan yung location na public school. At meron tayong mga private schools na nagkakaroon pa rin ng top-up over the subsidy that is being given by the government. Pero itong sinasabi mo, marami ba tayong mga recipients? Marami tayong mga recipients niyan. Tapos, meron pa tayong mga nakabinbin na bill sa Congress para i-expand ang coverage nito para ma-include na rin yung lower grade levels natin in basic education. Yeah, sana nga at sana maitaas din dahil marami po yung mga recipient ng voucher, yung mga magulang ay nagre-reklamong di na rin nila kakayanin yung karagdagang bayarin sa tuition ng mga bata. Kaya sana maitaas din po natin to, ASEC. Yeah. Yan yung pag-aaralan ng ating finance service in the department at titingnan kung pwede ba by provision of the law kung meron tayong capacity or authority of the department to change the amount of vouchers. Pero doon sa nabanggit ko kanina na nakabinbin na bill ng expanded GASPE law doon sa Congress, meron na doon naka-provide or merong proposal doon or provision doon na magkaroon ng increase yung amount ng ating voucher and ESP.